Hunters, tuloy-tuloy na po tayo. Unahin natin kay Conrad Encinas. Sir, kakapanood ko lang ng hybrid 10 piso na ipinakita mo. May 10 piso ako na 2005. Baliktad ang harap at likuran ng 10 piso na nasa bulsa ko. Pakisuyo naman kung anong klase. Tignan po natin ang kanyang sinasabi. Ito, baliktad. BSP, no? Ito po yung tinatawag na mga error coin na medal alignment, no? Ayan, pero duda ako sa mga gantong klaseng error. Pakisuyo, try mong i-check, no? Kasi meron pong gumagawa nito, eh, sinasadya po niyan. Yung part na nasa gitna na yan, yung kulay bronze, pwede pong alisin yan. Tapos babaliktar nila or ipipihit nila. Tapos ididikit lang uli nila yan. So magmumukha na pong error coin yan or medal alignment, diba? Pero meron din naman talaga na mga lumabas na ganyang mga error. Kaya maging mapanuri po tayo sa gantong klase mga error coins. Try mo pong tignan kasi meron yan dugtungan, diba? Meron kasi siyang dalawang parte. Yung copper nickel ring at yung nasa gitna niya, no? Tapos 2005 pa ito. At ito po yung mga tinatawag ko pang hybrid coin na variation ni 2005. No? Pag nagkataon na legit ito, meron pong value yan. Yung ganyang klaseng mga medal alignment error, guys. No? Ito po klaseng gantong variation ay meron din pong katulad sa year 2008. Kung naaalala po ninyo, yung mga natihan na dyan, diba? Halos pareho-pareho na itong year 2005 na ito. Hybrid coin. Meron kasing katangian to ng reverse 2 at reverse 3. Magkakaroon po ulit tayo ng update sa mga yan. Ito naman kay Uriel Ricoperto, PTPA share lang, sir, 5 piso 2018. Uberse Prost, 1 piso 2018. Reverse Prost naman, thank you, i-like natin. At salamat sa pag-share, no. Itong 2018 mo ay mukha nga. O sabihin na natin nga, Uberse Prost nga siya kasi kikita naman natin, no. Meron talagang variation ito at itong pong variation na ito na Prost, Mid Prost, ay meron pong record dyan. Sa mga 5 piso, meron pong record dyan sa catalog ng Limista. At ito namang, kung makikita nyo, yung reverse, glossy lang, normal na normal lang. Dapat po matutunan nyo pong tignan niya, lalo na kung baguhan pa lang kayo. At ito naman 2018, yung kanyang reverse ay hindi po siya Prost, normal lang, no, glossy. At pagdating sa reverse, ay Prost na siya. Ito po yung tinatawag na reverse Prost 2018 NGC 1 piso. Ayan, maganda pong i-collect ka mga yan. Lalong-lalo na kapag uncirculated kasi napakaganda pong pagmasdan. At tamagaan sa loob kapag nakakakuha tayo. At nadaragdagan ang ating mga koleksyon. Di po ba lalong-lalo na pinaghirapan mo makuha. Mas masarap pa kasi nakakakuha yung hindi mo binili. Di po ba? Sunod naman po, ito naman pong kay Joben Tinay. Ayan, ito na i-message niya sa akin to, eh. At andito nga nakita natin, 1975 proof. Ganyan po ang itsura ng mga proof coin, guys. Sobrang kintab. Para siyang salamin kapag kumikinang makikita mo, no, magre-reflect yung kanyang kapaligiran dito sa barya sa sobrang kintab. Kasi proof coin, eh. Parang masasabi natin mga brilliant and circulated ito mga proof coin na ito. Ayan, o, 1975. 50 pesos po ito. Kaya po ganyan kaganda yan dahil ito po ay mga silver coin. 925 po ito. Kaya napakaganda po makakuha tayo ng ganito. At buti ito nga si Jovin Tina ay meron ng isa. Sana magkaroon din tayo nito sa darating na mga araw, di ba? Kasi kaligayahan natin nga kapag nakakuha tayo ng ganito kagaganda ang mga koleksyon. Mga 1975 proof. Alam niyo po ba na kukunti lang ang vintage nitong mga to kasi mga non-circulating ito. Ayan, no, 50 piso. Diba? Yan yan yung kanyang value. Pero non-circulating po yan, ano. Ang ganda, guys. Sana magkaroon tayo nito. At salamat sa pag-share at kahit pa paano sa picture lang. Eh, nakakakita tayo nito. Ayan, no, makikita nyo dyan. May FM yan dyan. Kasi Franklin Mint po yan. Yung binilugan ko na yan. Yan po yung sinasabi ko sa mga 5 piso. Meron pong FM type. Yung sinasabi ko. At naghahanap po ako nun. Kasi yun po yung magaganda, no, mga Franklin Mint na Marcos Coin, 1975, 50 piso, at meron din sa 5
piso. Kaya titignan po ninyo yung reverse ng inyong mga Marcos coin dyan. Dapat meron siyang initial na FM sa reverse. Ayan, nakita nyo naman na, di ba? Kapag wala pong initial na FM, yun po yung common, no? Hindi po siya Franklin Mint. Dito po yun sa atin ginawa. Ayan, ito naman kay Albert Real. RWPM, may bagong hand ako, pa-check kung rare or variant errors po ba siya. Si video sa lahat. Tingnan natin ang update ni Sir dito sa kanyang mga 20 piso. Ayan, video, pakinggan natin. Idol, may bagong hand ako. 20 pesos coin. 5 mint mark with error. Ang error niya, yan sa ring niya yan. Meron siyang yung tama. Tama siya yan. Tama siya. Tapos yung bold letter niya ng BSP, dalawang klase siya. Isang medium, tatlong medium siya, tatlong small. Natatak niya. Ayan, medium. Ito, small. Medium, small. Ayan. Small yan. Yung small letter siya. Yung pagka-ano niya sa BSP. Ayan, small letter. Ito yung medium. Ito yung small letter. Tapos may tama siya. Tapos yung Republika ng Pilipinas niya. Yan, ng Pilipinas, manipis ang letter niyan. Pino ang pagka-letter niya. Variant error ba, idol? Paki-check. Maraming salamat. Ayun, mga ka-hunters, no, na ipaliwanag na ni Sir kung ano yung kakaiba dito sa kanyang 20 piso. At alam nyo, sa aking pong obserbasyon, eh, mukhang legit. Ito yung sinasabi ko na dapat nating makita sa 20 piso coin kasi napakarami ng common error ang lumalabas dito at halos lahat ng aking nakikita ay pare-pareho na. Pero ito pong hawak ni Sir ay mukhang kakaiba at ngayon lang ako nakakita, no. Isipin nyo, guys. Diba yung inscription sa side na yan na BSP dapat eh, kung medium, medium lang lahat yan. Pare-pareho ang size, iisang sukat. Kung large naman, dapat po large po lahat yan. Diba guys, sa nakita natin at pinaliwanag ni Sir, iba-iba nga ang sukat at ayun din ang nakikita ko. So ayan guys, no, meron po tayong bagong dapat mahunting dito sa 20 piso. Kung bibihira yan, malamang may kasama pa yan, pero kung bibihira yan, tinataya ko na magkakaroon po yan ng magandang value. Paano masabi? Paano ko nasabi? Ngayon nga, diba, kasasabi ko nga lang na kung bibihira, diba, hindi pa natin sinasara yung ating pintuan sa usaping ito na baka nga bibihira. Kaya sabi ko sa inyo, guys, tingnan nyo na kung marami kayong mga 20 piso dito. Tingnan nyo yung inscription sa side na yan, baka magkaiba-iba ang sukat yan. Diba? At kung lalabas na mayroon pang mga kasama yan at magiging marami magko-comment na marami, ay magiging common error po siya. No? Kaya malalaman natin, parang survey na rin po ito. Ito yung mga error na ganito ang aking nagiging reaction. Kaya ano pang inaantay nyo, guys? Tingnan nyo na. Alright, hanggang bukas po uli. Maraming salamat. Kita kits. God bless you all. Out muna ako.